Muli pong nagbabalik ang programang Kapitulo Bersikulo. Mga gilo po namin taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat muli po ninyo kami pinatuloy sa inyong mga tahanan sa pamamagitan po ng ating programa. Live tayo sa Facebook page. At real-time po ang inyong napapanood na oras dyan sa inyo pong screen, ng inyo pong laptop o kaya computer. At dyan naman po sa ating mga nanonood sa ating pong television sa 3ABN at Hope Channel. Medyo delayed telecast na nga lang po ito, pero malaking pakinabang po ito sa inyo, sa ating pong mga kaibigan na nagsusuri ng mga katotohanan. Nais po namin ipaabot ang aming pagbati sa mga kapatid po namin dyan po sa Japan, sa Tokyo, Japan, at ganoon din sa mga kapatid po natin dyan na nanonood sa atin, sina Brother Kenneth Bilyeza, at ganoon din si Sister Army Ganakan Bilyeza, mag-asawa pong Bilyeza. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ang inyong buong sambahayan at ang inyong pamilya. Maganda ang mga kapatid natin, sina Sister Emmy Perez Yamano, at yung mga kapatid po natin, si Sister Emma Ballesteros. Binabati po namin lahat po na mga kababayan po natin dyan sa Japan, nanonood po sa atin, maging sa Tokyo at sa iba pang bahagi ng lugar dyan sa Japan na naabot ng ating programa. Binabati po namin kayo, at syempre po yung mga taga-subaybay natin dyan sa Geneva, Switzerland, yung ating pong Filipino Community Church dyan, si Sister G. Lloyd at ganun din si Sister Chato Borlaza. Salamat po ng marami sa inyo pong laging pagsusubaybay sa ating programa at lagi pong pagsusuporta sa gawain ng ating Panginoong Diyos. At sa lahat po ng aming mga taga-subaybay dyan sa Dubai, sa Qatar, dyan ganyan po sa Singapore, sa Malaysia, sa Hong Kong, at sa iba't ibang panig po ng mundo na hindi po namin maisa-isa yung pangalan. At patuloy na huwag kayong pagpapalain ng ating Panginoong Diyos. At syempre, sa ating pong bansang Pilipinas, sa buong kapuluan ng Pilipinas, sa Luzon, sa Visayas at Mindanao, salamat po sapagkat ginawa po ninyong kapartner ng programang ito sa loob po ng isang oras ng pagtatanghal. Hanggang mamayang hapon pa ho ang ating live streaming program. Subalit sa ating programa sa television, ito pong mga videos na ito ay mapapanood po ninyo. Medyo delayed telecast, katulad na kang sinabi, sapagkat wala po tayong equipment na ating pong maibibigay o magagamit para po magsabay ang ating pong live telecast ng ating programa na Kapitulo Bersikulo sa Facebook at maging sa ating 3ABN and Hope Channel program. Ngayon po ay nais ko pong ipakilala sa inyo siyempre ang aking pong kapartner sa gawain. Nakasama po natin sa pagsagot sa inyong mga tanong ang anak po ng Kamenong. Siya po ang bumubuhay ng legacy ng ating pong iconic evangelist, ang Kamenong, ang Domingo Filomeno ng Seventh-day Adventist Church. Kinikilala at ginagalang ng maraming mga tagapagturo ng Biblia, lalo na po sa environment o sa lugar ng mga Seventh-day Adventist. Dinaliasan ko po ito ang Mr. John Travolta ng Kapitulo Bersikulo, ang anak ng Kamenong, Brother Benny Filomeno. Isang pagbati po ang aking pinapabot sa inyo. Purihin ang Panginoon sa isang maganda muling pagkakataon sa pagpapatuloy, sa pagtatalakay ng mga mahalagang katanungan, pagpapahayag ng mga katotohanan sa pamamagitan ng Kapitulo Bersikulo. Pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy ang aming pagbati sa mga tagapanood namin sa buong sanlibutan. Mm-hmm. Gayun din ang aking mga kamag-anak dyan sa Amerika, Brother Jerry, ay patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Malaking kagalakan po sa amin na maihatid sa inyo ang mga katotohanan na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Maraming salamat, kapatid na Benny. So marami po tayong mga taga-subaybay. And salamat po, dumadami na dumadami ang ating mga followers sa ating Facebook page, kapatid na Benny. At kami naman po ay nagpapasalamat doon sa mga kababayan at mga kapatid po namin na nasa iba't ibang panig ng mundo na nagsishare ng ating mga videos. Too much appreciated po ang inyong mga ginagawa. Sana po ang pagpapala ng Panginoon ay laging suma atin. Hindi ho namin kayang abutin yung naaabot po ng social media, kaya kami nagpapasalamat na dito po sa ating programa ay nakakatulong po kayo ng malaki by sharing these videos to your friends and relatives, mga loved ones po natin, para po naman sila ay makikinabang. Ang social media po ay napakaraming naaabot ng mga tao, Brother Benny, kaya napakalaking kapangyarihan ito para ito ay yung ebanghelyo ay lagi natin maibahagi sa ibang mga tao sa buong mundo. Ano po? Kaya salamat po ng marami. Bago po tayo dumako sa ating pong pagsagot muli sa mga tanong na ating pong nakuha dito sa ating Facebook page, ay nais ko po kayong anyayahan sa ating pong pananalangin. At nais kong halangin ang kapatid na Benny na siya manguna po sa atin.
Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, naniniwala kami na ikaw po ay patuloy na suma sa amin. Yes, Lord. At ang Banal na Espiritu ang siyang nangangasiwa sa amin, lalong-lalo na sa aming mga tagapakinig at nanonood ngayon, upang ipaaninaw ang mga bagay na nararapat maunawaan. Maraming salamat sa karapatang ito na inyo pinagkaloob sa amin. Maipahayag nawa na mayroong buong karunungan. Salamat po sa pagdinig mo ng aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. At ngayon dadako ho tayo sa mga tanong na dumating po sa atin at ibinigay sa atin ng ating mga taga-subaybay. Mamaya-maya ho ng kaunti ay amin pong babatiin yung pong mga nagpapabati po sa atin dito sa atin. Kasi gusto namin po na ma-acknowledge po, ma-recognize namin ho kayo sapagkat napakalaking bagay po sa amin yan na kayo ay sumusubaybay at kayo po ay bumabati sa ating mga tagapanood, no? Pwede niyong gamitin ang programang ito para maging bihikulo ng inyong pakikipagtalastasan sa inyong mga kababayan o kaya sa inyong mga kaibigan sa buong mundo. Nagpapasalamat po kami sapagkat hindi ho kayo bumibitiw sa ating programa. At dyan po sa mga nais pong magtanong, ano ho? Amin po muling ino-open ang aming linya ng telepono. Sana po ay tumawag kayo. Yung mga nandyan sa Facebook na gustong-gusto ho ika na magpatanong ng live. Bakit daw hindi tayo nagpapatanong ng live? Ito na ho yung pagkakataon ninyo. Ayan ho, binigay ho namin sa inyo mga linya ng telepono na nandyan. Malaya na ho kayo makatawag. Pangalawang episode na ho ito. Nasaan na ho kayo? Sabi ninyo magtatanong kayo ng live. O dito na ho. Magtanong na ho kayo rito ha. Yan, dial nyo na kagad. Yung inyo pong mga linya na nakikita po dyan sa inyong television screen o kaya sa screen na inyong laptops or computer. I-dial po ninyo. Yan po ay cellphone numbers. Dalawa pong cellphone number. Binigay dyan sa atin ng ating technical team. Pwede na ho kayong tumawag. At syempre, tulad ng aking binanggit, magandang ethics lang ho ang ating pairalin, kapatid na Benny. Kasi maraming nanonood sa atin, maging mga kabataan. Kung mumurahin nyo kami dito, hindi naman ako papayag bilang anchorman ng ating programa. Gusto ko po na ang tanong ninyo, informative at pakikinabangan po ng marami nating mga taga-subaybay. Kapatid na Benny, mayroon po tayong tanong na gustong sagutin natin dito sa ating pong linya po ng ating sa ating Facebook page. Ito po ay nasa padala sa atin. Iligtawan muna natin to, Sister Chay, yung isa. Puntahan muna natin itong tanong ni Jezreel Hanilap. Jezreel Hanilap, mga kapatid, gusto kong magtanong, kapag namatay po ang tao, saan napupunta ang kanyang espiritu? Babalik ba sa Diyos? O may lugar lamang ang Diyos kung saan sila ilalagay? Kasi wala pong tao sa langit. O may judgment na po nagaganap pagkatapos na tayo mamatay? Salamat. Mula kay Jezreel Hanilap. Maganda itong tanong. Kahit nasabihin na nating basic yan sa atin, mga Adventist, o kaya doon sa mga nanonood na sa atin ng matagal ng panahon, intindihan nila yung ating paraan ng pagtatalakay dyan. Pero ito pong tanong ng ating kaibigan ay maisensya doon sa mga nag-aaral talaga na detalyadong tinutuklas yung doktrina na kinagisna ng marami. Kasi ang doktrina ng marami, kapatid na Benny, pagka ang tao ay namatay, tradisyon yan, ha? Pag masama, napupunta ka agad sa impyerno. Yun ang kanilang paniniwala. Meron namang naniniwala at yung masama, mabuti naman, napupunta ka agad sa langit. Nakakatuwa nito kasi mga Christians ito. Nagbabasa ng Biblia ito. Kaya lamang, hindi po akma doon sa ipinapaliwanag ng Bible. Kaya meron namang mga naniniwala na kagaya nitong tanong natin na pag namatay ang tao, pupunta siya sa lugar ng mga espiritu. Ayan. Kaya merong the spirit places or lugar ng mga espiritu. Pagkatapos may paniniwala naman na ang tao, hinahatulan na sa kanilang kalagayan after na sila ay mamatay. So ang tanong ng ating kaibigan, saan ba? Pagka namatay ang tao, saan na pupunta ang kanyang espiritu? Babalik ba sa Diyos? O meron lugar na pupuntahan yung espiritu ng mga nangamatay, Brother Benny? Doon siya nagtanong, sa bagay, ito'y pangkaraniwang mga katanungan at pangkaraniwan ding paniniwala ng marami. Na ang tao, kapag ka namatay, ay mayroong parang ghost na naglalakbay. Lumilitaw. Alam po ninyo, uso kasi ang paniniwalang na-contribute ng mga Hinduismo,
ang mga Budismo at ang paniniwala ng immortality of the soul, na kapag ka namatay ang isang tao, ito ay naglalakbay kung saan niya gusto. Meron namang naniniwala na ito raw ang wika ay nagpupunta sa ibang tagdig o nagpupunta sa ibang tao. Pero tingnan natin ang Biblia, kasi po alam po ninyo, ang Biblia ang siyang magiging tangi nating kasagutan sa mga bagay na yan. Buksan po natin ang aklat ni ng Ecclesiastes na ito ay sulat ni Haring Solomon. Dito po sa 9, ang talata ay 5. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan. Sapagkat ang alaala sa kanya ay nakalimutan na. Kasi ibig sabihin, doon sa nagtanong, maaring baka totoo ba yung kinakausap pa yung namatay? Natatanda mo, usong-uso, Brother Jerry, ito. Na habang may patay ay kinakausap, at kung saan ka man wika naroon, kami naririto, meron pa silang paniniwala na ang kaluluwa di umano o ang kapangyarihan ay sumasa kanila at sila'y pinapatnubayan at binibigyan sila ng swerte. Noong mga tapatay. Yes. Yun po ay walang katotohanan. Kasi po, ang Biblia ang nagsabi na ito ay wala ng malay. Puntahan ko ang isang aklat ng mga awit. 115 verse 17. Yan, magandang talata ito, yan. Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon. Ni sinumang nabababa sa katahimikan. Wala na, Brother Jerry. Wala na eh. Opo. So, ang sagot ng Biblia, ayon sa paliwanag ng kapatid na Benny, ang tao kapag namatay, wala na siyang conscious being o consciousness, kapatid, na nagtanong, ano po? Wala siyang nalalamang anuman. Eh, kung tinatanong nyo, nasaan napunta? Balikan muna natin yung basic component ng pagkakalikha ng Diyos sa tao. Genesis Kapitulo 2, ang versikulo po ay 7. Ganito po ang ating mababasa sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 7. Sabi po ng Biblia ay ganito, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong nang hinangan ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Tandaan po ninyo, ho, hindi sinabi ng Biblia na ang tao ay may kaluluwa sa kanyang loob. Kundi sabi ng Diyos, nung lalangin niya ang tao mula sa alabok ng lupa, unang sangkap yun, tapos ay dinagdagan niya ng hininga ng buhay galing mismo sa bibig ng Diyos, sa ilong ng tao, at ang tao ay naging, hindi ho sinabing ang tao ay may, ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Simple equation po ang gagawin natin dyan, mathematical station. Okay. Sabi nga nila, statement naman ang gagawin natin. Dust plus the breath of life equals living soul. Yan ang sinabi ng Biblia. Yan ang sinasabi ng Genesis 2:7. Dust or alabok plus the breath of life equals living soul. Ano ba yung dust? Ang dust, walang duda, yung katawan. Opo. Kapatid na Benny. Opo. Ano naman yung breath of life? Ito po yung kung tawagin sa Biblia ay spirit. Pakinggan po ninyo ang aklat ng Hob sa Kapitulo 27. Ang versikulo po ay 3. Ito po ang ating mababasa, 27:3 ng aklat ng Hob. Sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin at ang Espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. Yung palang hininga na inilagay ng Diyos sa ating butas ng ilong, kapatid na Benny, na siyang nagbibigay sa atin ng buhay, ang tawag dyan ay Spirit or Espiritu ng Diyos. Iba, hindi ho ito yung Holy Spirit. Ito po ay Espiritu na ibinigay ng Diyos sa atin para magkaroon tayo ng consciousness. Kamalayan, nung nilalang ng Diyos si Adan, mula sa alabok, wala pa siyang malay. Alabok lang eh, forma pa lang ng kanyang katawan. Pero nung nilagyan siya ng hininga ng Diyos, na galing sa Diyos, yung hininga ng buhay na galing sa Diyos, nagkaroon siya ng buhay at ang tawag sa kanya ay kaluluwang may buhay. So in other words, ang equation ng Biblia sa component ng tao, body or dust plus the breath of life or the spirit equals living soul. Yan ang simple equation ng Biblia tungkol sa component ng tao. Ngayon, kapag namatay ang tao, yung dalawang sangkap na yan, binabanggit din sa aklat ng Ecclesiastes, kapatid na Benny. Ang sabi po ay ganito sa Ecclesiastes Kapitulo 12, ang versikulo ay 7. Ang sabi po diyan ay ganito, 12:7. At ang alabok, yung unang sangkap, ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay bababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya.
Sa English, ang ganda eh. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Ang ganda, no? Yun daw, dust babalik sa kanyang pagkalupa, kaya inililibing ang patay eh, sa lupa. Pagkatapos yung espiritu o yung hininga, bumabalik sa Diyos sapagkat siya ang nagbigay. Yes. So sa makatuwid, nasaan na yung kaluluwa ng tao? Wala na po. Bakit? Kasi natatawag lang siyang kaluluwa ng buhay pag naglakip yung katawan at saka yung hininga ng buhay o spirit. Eh nababalik sa Diyos yung kanyang espiritu, pero yung kanyang lupang katawan bumabalik sa lupa. Hindi na ho nabubuo yung kaluluwa. Yung bumalik sa Diyos, hininga. It is just the spark of life. Wala hong anyo yon, ha? Hindi baka, yun ang kaluluwang sinasabi. Hindi yun. Naglalakbay. Naglalakbay. O na kamukha, ghost kung tawagin. Oo, o kamukha din ng isang individual. Di ba sa mga nakikita na palabas, ano, na yung lumalabas sa tao pag namatay siya, parang sinag lang or anino, tapos o kaya itsura na hindi mo mahawakan, tapos umuwi sa langit. Hindi ho, yung hininga ho. Kaya si Adan, nung nilikha ng Diyos, hindi naman nilagyan ng isa pang kamukha niya eh. At isinaksak sa ilong niya. Hindi ho, ang sinaksak lang po, ang nilagay lang sa ilong ni Adan, yung spark of life or the breath of life na nagbigay sa kanya ng consciousness. When a person dies, kapatid na Benny, the dust will return to the ground and the spirit will return to God who gave it. Mm-hmm. Ang bumabalik, hininga lang ho ng buhay. Kaya kung tanong mo, kapatid, ay saan na pupunta yung spirit? Ang spirit po'y bumabalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Okay. Pero ang bumabalik doon, hindi ho yung mukha din ng tao na hindi mahuwakan. Ang hininga lamang ng buhay ang bumabalik sa Diyos. Hindi ho siya pumupunta, kapatid, ha? Doon sa lugar ng mga espiritu. Mm-hmm. Hindi ho. Ang pinupuntahan ng lahat ng mga buhay o buhay na nanggaling sa taong patay, eh yung Diyos sapagkat siya ang pinanggagalingan ng buhay. Napunta po sa Panginoon. Mm-hmm. Hindi ho napunta sa kunsaan sa ang lugar. May mga nagsasabi, dito ka sa atin, may nagmumulto na dito sa lugar natin. Kasi masamang espiritu. Masasamang espiritu. Pero hindi ho yun yung namatay. Satanas ang may gawa niyan. Yes. Yung umiikot-ikot po diyan, hindi ho yan yung espiritu ng patay. Yung bumiikot-ikot po diyan, hindi espiritu na galing sa Diyos, masamang espiritu. Dahil yung espiritu ng namatay, bumabalik sa Diyos. Opo. Hindi pumupunta sa mga sulok-sulok ng lugar. Lalo naman dun sa place of the spirit, walang ganon. Walang ganon. Bumabalik sa Diyos yung spirit or spark of life at yung kanyang katawan, bumabalik sa kanyang lupa na kinalalagyan. Kapatid na Manny. Ang issue na yan o ang suheto na yan ay isang mahalagang bagay din na dapat nating bigyan ng pansin. Opo. Sapagkat ito ay ginagamit ng kaaway para sirain ang katotohanan at ang mga bagay na may kinalaman sa kapangyarihan ng Diyos. Totoo po yan. Totoo po yan. Kasi po, kailan ba nauso na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan ng marami na kapag ang tao ay namatay, ay merong isang sistema o kaluluwang binabanggit nila na sinagot na ni Brother Jerry kanina sa pamamagitan ng Biblia na yung kaluluwa ay yung itong hininga ng buhay at saka ito yung alabok. Alabok. Opo. Yan ang kaluluwang may buhay. Mm-hmm. Hindi po yung kaluluwa, yung tao kapag namatay, ay meron siyang something na may lumalabas. Hindi po. Mm-hmm. Saan po ba nag-umpisa yan? Mm-hmm. Ayon po sa mga kasaysayang naisulat na kahit sa Wikipedia, ito ay naisulat, Brother Jerry. Apo. Na noong daw si Thomas ay maipanganak ni Semiramos, na ang tatay ay si Nimrod, na ito ay natala sa Biblia, mga Genesis pagans 11, mga pagans. Na ang kanilang paniniwala na ang araw, ang buwan, ang bituin, ang ilog, ang mga bagay ay Diyos. Mm-hmm. Pero ang kanilang paniniwala, ang pinakamalaking Diyos nila ay ang Diyos na araw. Mm-hmm. Na noong si Thomas daw di umano ay ipanganak, noong December 25, ang espiritu ika ng araw ay nagpunta kay Thomas. At nung mamatay naman siya nung November 1, ayon sa Bible chronology na nasulat sa Ezekiel 8:14 hanggang 16 na iniyakan ng mga babae, ay ayon doon, yun ay November 1, kaya merong All Souls Day. Na kanilang paliwanag, ang kaluluwa, na ang pagkakabanggit o yung kanyang kapangyarihan, meron pa, ay nag-travel muli doon sa araw. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit nagpaikot-ikot, nagpasalin-salin ang mga ganitong bagay. Maging sa panahon ng Biblia, ito marahil ay nabanggit. Nais kong banggitin ang aklat sa mga awit, kapitulo 88, ang talata ay 11 hanggang 12. Babasahin ko po. Sabi po rito, magpapakita baga
ang mga nang kababalaghan sa mga patay. Oh, ay ibig sabihin, gandang talata yan, na nagaganap na ito. Uh-huh. O kasi nung araw, itong kalaban ng Diyos, ng bayan ng Diyos, itong mga pagano. At ang sabi, sila bang mga patay ay nagsisibangon at nagsisipuri sa iyo? Eh. Kaya napapansin mo, minsan kapag ka mayroong mga patay na nagpapakita, di umano. Uh-huh. May mga simbahan na gumagamit ng Biblia at binibindisyonan ng banal na tubig daw para ika na hindi na magpakita. Uh-huh. Pero kahawig ng talatang binabanggit natin dito. Sa 11, ang iyo bang kagandahan loob ay ipapahayag sa libingan? Mm-hmm. O ang liwanag o? O ang iyong pagtatapat sa kagibaan? Mm-hmm. Ay, wala na. Sabi sa 12, malalaman ba ang mga kababalaghan mo sa dilim at ang katuwiran mo sa lupain ng pagkalimot. Ibig sabihin ng tao, pagka namatay na, may pagkalimot talaga. Wala na. At tulad ng mga talatang binasa natin kanina, napakaliwanag ng tao kapag ka namatay, talagang wala na talaga siyang diwa. At yung binamanggit mo, kasi may tanong dyan, nangyayari dito. Sabi dyan, makakagawa ba ng milagro? Ano ba sabi doon sa unang mong binasa? Ang sabi rito, magpapakita ba ng kababalaghan sa mga patay? Kasi bakit nagkakabalaghan? Biruin mo, pag araw ng kaluluwa, o yung araw na todos-dosan, yung araw ng mga patay, ang dami-daming lumalabas dyan ng mga pelikula, Brother Benny, ano? At meron dyan mga palabas, sabihin natin mga noontime show o kaya minsan kung ano-ano yung mga pinapanood ninyo sa television, nagpapakita rin sila ng mga mysterious na mga patay, mga kababalaghang ginagawa sa mga nangamatay. And sabi nila may mystery. Wala hong misteryo sa patay. Simpleng-simple po ang formula ng Biblia. Kapag ang tao ay patay, yung kanyang katawang lupa babalik sa pagkalupa, kaya inililibing. Pagkatapos yung espiritu bumabalik sa Diyos, wala na siyang consciousness. Wala na siyang nalalamang anuman. Wala na siyang paghihiganti. Biruin mo kung ang tao ay patay, Brother Benny, ay conscious pa. Di sana maraming solved na krimen. Yung mga nabuo, yung mga kaluluwa na yan, di ba? Ang kaday sinasabi mo, Brother Jerry. Katulad nung ating kapitbahay rito, sa Paranaque, alam naman ninyo yan, the crime of the century, Brother Benny, the crime of the decade, di ba? Yung kaso lamang po, paumanhin, ano, yung Biscondi Massacre. Kapitbahay po namin yan dito, sa BF Home, sa kabila lang. Abibiruin mo, namatay na lang yung Mang Lauro Visconde, kapatid na Benny. Pero hindi ba lang nakakuha yung hustisya? Sana tanungin yung pinatay. Ano? Sana para sabihin kung sino pumatay. Meron dito, yung aking kasamahan dito, ano, kasama natin, nandun siya sa bahay ng mga Visconde. Diba? Nagpakita yung bata, nagpakita yung sinaksak. Kung talagang totoo yan, yun na ngayon, dapat itinuro niya na ito ang pumatay sa amin, ito. Kaya lang sa korte, hindi paniniwalaan. Yun nga. Bakit hindi pinaniniwalaan ng korte? Kasi nga. Hindi totoo. Hindi totoo. Ang ganda pong bahagi yan. Kasi, at hindi totoo sapagkat sinabi ng Biblia. Opo. Sinabi ng Biblia. At ang patay, sabi mo nga walang mysterious. Dahil binasa mo kanina, ang patay hindi nagpupuri sa Diyos. Opo. Kasi meron mo may mga evangelical Christians tayo. Namatay yung kapatid. Sabi ng mga nagsiservisyo dun sa namatay. Si kapatid, napakabait at siya Kristiyano. Naroon na ika siya sa kamay ng Diyos. Wala hong ganyan. Nakakalungkot yun. May mga Adventist. Hindi po yung totoo. May mga Adventist na niniwala. Sabi nila, si kapatid, sumasa kabilang buhay na. Hindi ho. Ay, opo. Madalas kumari. Hindi po, di ba? Sumakabilang buhay. May panibagong buhay sa kabila. Oo. Alam nyo, mali yung termino yun. Opo. Kaya nga, misa, mag-ingat po tayo doon. Mag-ingat tayo. Hindi natin termino hulihiha po yan ng mga Adventist. Lalo na sa mga Kristiyano. Dahil wala, there is no life after death. Opo. Pagka ang tao ay namatay, kasi ang tanong niya rin dito, ay meron ba ikang paghukom? Hindi ho. Pagkatapos po ng mga tao mamatay, mag-aantay siya ng paghukom. Hindi ho siya hinuhukuman ngayon. Yung gawa niya, tapos na, tinuhukuman. Pero yung paghukom na actual na siya ipaparusahan o kaya dadalhin sa langit, hindi pa. Opo. Sa second coming pa mangyayari yun. Kasi may tatlong uri ng paghukom na binabanggit. Oo. Pag ang tao namatay, ay sinisiyasat. Ayan. At pagkasiyasat ay bibigyan ng kaukulang parusa. Pagkatapos nun ay ibibigay yung tinatawag na final execution. Yun. Kung ano yung verdict sa kanya, pagkatapos maimbestigahan, maghihintay pa uli ng isang pagkakataon, ayon naman sa Apokalipsis, pagkatapos ng 1,000 taon, ibibigay yung final execution. Oo. Yun ang ikatlong uri ng paghukom. Tama. Kaya ang Biblia hindi ho nagkulang sa atin. Para hindi tayo. Kaya huwag kayong magpapaniwala doon sa mga napatay na nag- kamag-anak ninyo na
buhay pa rin hanggang ngayon, nagpaparamdam. Hindi ho yung kamag-anak ninyo, nagpaparamdam po dyan si Satanas. Ginagaya lang ho yung inyong kamag-anak. Oh, Brother Jerry, susundan ko yan. Yan. Sapagkat ito ay Bible study, hinahanda ko yung 8:19 ng Isaiah. Ayan ang maganda dyan. Sige nga. At pagka kanilang sasabihin sa inyo, hanapin nyo silang nakikipagsanggunian sa masamang espiritu. Masamang espiritu pala ito. At mga manghuhula na nagsisihuni, nagsisibulong, hindi ba marapat sanggunian ng bayan ang kanilang Diyos? Mm-hmm. Dahil baga sa mga buhay, ay sasangguni sila. Sa mga patay? O nga naman. Napaka-awkward nga naman. Sangguni sa patay. Dahil sa buhay, ay sasangguni ka sa patay? Ay, hindi po pwede, Brother Jerry. Hindi po pwede. Kasi delikado tayong makipamayan sa mga ganitong uri ng espiritu. Oo, at saka sabi ng Biblia po, tingnan nyo, doon naman sa naniniwalang nagmumulto yung patay, ha? Ito po, gusto kong masahin sa inyo. Basic ito, kapatid na many, pero ito'y paano na ito? Ito'y ating warning doon sa mga naniniwala sa ganyan. Job, Kapitulo 7, ang versikulo 9, Jesus. Alam kong alam rin itong kapitulo na ito, kapatid na many, na maliwanag ang sinasabi ng Biblia, 7:9 at Jesus ng aklat ng Job. Kung papaano ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa siyol or libingan, ay hindi na aahon pa. Siya'y hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Oh, malinaw po niya na. Yung bumababa sa libingan, ibig sabihin yung nilibing, patay po yan, hindi na babalik sa bahay. Hindi na ho nalalaman ang kanyang dako. Kaya pag may namatay kayong kamag-anak ninyo, sinalikan kayo sa pisngi, malamig, nagpaparamdam, dahil nakaamoy kayo ng kandila, ng bulaklak. Pag ganun eh. Hindi ho yun ang kamag-anak ninyo. Ang gumagawa ho niya si Satanas. Kinokopya niya ho yung mukha ng inyong kamag-anak para paniwalain kayo na ang Biblia hindi totoo sa kanyang sinasabi. Kayang-kaya niyang gawin yun eh. Kayang-kaya. Ako nga, Brother Jerry, kaya kitang i-drawing, kamukhang-kamukha eh. Correct. Kasi, si Satanas pa kaya? Oh, yun lang nga. Brother Benny po yung isang artist, no? Ay, kikita niyo yung kanyang mga paintings. Ano, salamat doon sa mga umorder ng kanyang doon sa mga hindi pa ba umorder. Pinoromote na kita. Promotion ha. Advertisement ha. Si Sister Villesa ka mo eh. Di ba? Si Sister Army eh, no? Mukhang nagustuhan yung painting mo eh. At ganun din. So, ganun ho mga kapatid. Hindi ho, wala po. Kapatid na nagtanong, wala pong lugar ng mga espiritu pag namatay. Ang lugar po ng mga espiritu, bumabalik doon sa Diyos. Hindi ho siya nagpapasalin-salin o kaya nagpapagala-gala o kaya pumunta sa lugar ng mga espiritu. Yung pong taong namatay, yung kanyang hininga, bumabalik po sa Diyos. Yung kanyang katawan, bumabalik sa lupa. Pagkatapos po siya mamatay, mag-aantay po siya ng pagkabuhay na maguli para po tanggapin niya ang execution ng kanyang ginawa kung siya gumawa ng mabuti sa buhay. Kasi gumawa ng masama sa pagkabuhay na maganda yun, Brother Jerry. Oh, yan. Bakit bubuhayin pa kung buhay pa? O, yun na nga eh. Biruin mo kung yan ay pinarusahan na sa impyerno, abay bakit pa siya pa bibigyan ng gantimpala? Kung siya naman ay nasa langit na, eh baka bakit babalik si Kristo ay nasa langit na pala? Paano magkakaroon ng pagkabuhay kung buhay na pala? Kapatid na Benny. Brother Jerry, paalaala lang doon po sa nagtanong. Alam nyo, itong paniniwalang ito, ay mapanganib po. Totoo yan. Nagpasimula pa nung unang panahon ng tuksuhin ng Ahas si Eva, ang sabi dito. At sinabi ng babae, anong talata yan? Henesis 3:2. At 3, sinabi ng babae sa Ahas, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy sa nasa gitna ng halamanan, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain na yaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. 4, at sinabi ng babae, ng Ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Ay, doon pala nang simula ang paniniwalang ito. Immortality. Ang doktrina ito ay doon nagpasimula. Yung immortality of the soul. Oo, na hindi kayo mamamatay. Kasi sabi ng Diyos eh, ang tao pagka nagkasala ay magiging mortal. Yes. Mamamatay. Sabi ni Satanas, hindi immortal. Immortal. Kaya doktrina ho ni Satanas yung naniniwala ng ang tao pag namatay, pag-alagala. Doktrina po ni Satanas yan. Pag niligaw ho, pag tayo naniniwala dyan, naniwala tayo kay Satanas. Opo. Yan ho, kaya doktrina yan na immortality of the soul. Salamat po doon sa inyong tanong, kapatid. Immortality of the soul is the doctrine of the devil. Yes. Pati ho yung reincarnation. Yung bang nagpasalin-salin? Napo po, wala hong ganun. Walang ganun sa Biblia. Napo, yan po ang sagot natin sa tanong ng ating kapatid. Aha, puntahan natin yung isa pang tanong na ibinigay sa atin. Ito medyo maganda, medyo comment ito doon sa ating videos nung nakaraan. Mura kay Max Beleno. Kaya nga si Pablo, hindi naman umaasa sa ikapo, kundi siya ay naghahanap buhay ng kanya. Kaya mali po na ang pastor ay umaasa lang sa ikapo. Dapat sila po ay maghanap buhay din. Gaya ni Pablo. Max Beleno.
Kapatid na Benny, ito kasi ay nagtanong siya, nag-comment siya doon sa ating video tungkol sa pagtatalakay natin ng mga ikapo at saka ng mga handog. Gusto niyong palabasin dito, yung mga pastor daw dapat natin hindi umaasa sa mga ikapo, kundi dapat magtrabaho kagaya ika ni Apostol Pablo na nagtatrabaho. Anong masasabi mo dyan? Ito yung natalakay na natin nakaraan. Pero yeah, alang-alang doon sa mga hindi pa na nakapakinig ng aming pagsagot sa hawig na katanungan, ay ganito po ang aming masasabi at masasabi ng Biblia. Sa matandang tipan, mamaya susundan ni Brother Jerry, sa matandang tipan, ang mga saserdote na siyang kumakatawan na pastor sa ngayon, maging sa bagong tipan, ay umaasa sa ikapo na nanggagaling sa bayan. At para po atin pong susugan yung binanggit ng kapatid na Benny, 18:21 ng Aklat ng Bilang. Tapos ituloy mo bro mamaya pagkatapos. At sa mga anak ni Levi ay narito, aking ibinibigay ang lahat na 10th bahagi sa Israel na pinakamana na ganti sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod sa makatuwid bagay sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Ay, napakaliwanag. Ito yung basis ng iyong sinabi. Salamat, Brother Jerry. Sa iyong pagpondo doon bilang pundasyon doon sa ating pinag-uusapan. Opo. Ngayon, sa panahon ng bagong tipan, si Apostol Pablo kasi yung binabanggit doon, Brother Jerry, na hindi umaasa sa ikapo. Ay, pero may mababasa naman tayo sa Biblia na binanggit ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinto 9:13. Ayan ang maganda ang sabi dito, hindi ba ganin yung nalalaman ng mga nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo. At ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay mga kabahagi ng dambana. Tapos, may kasunod dyan. Saan ito hinugot ni Apostol Pablo? Oh. Sa Bible commentary, sa Bible footnotes, at sa mga scholar ng Biblia, pinaghugutan ito dun sa talatang binasa mo kanina lang na may kinalaman sa ikapo. 14, basahin natin. Yeah, 14. Gayun din naman, yan, ipinag-uutos ng Panginoon na ang nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Maliwanag, Brother Jerry. Kaya yung kanyang konsepto doon sa kanyang, siguro, opinion lang, hindi umaasa. O sabihin natin ang mga mangaral ay kinakailangang umasa ayon po sa iniutos ng Panginoon at ayon sa sistemang matagal nang ginagawa mula pa sa matandang tipan na utos pa rin ng Panginoon Diyos. Tama. Ganda po nung binasa ng kapatid na Benny, ano? Yung prinsipyo ng Old Testament na binasa natin sa bilang 18:21, nagpatuloy ho. Kasi unang-una, hindi naman ho sinabi ng Panginoon na wala na yung ikapo eh. Opo. Mamaya ho, babasahin din natin yung follow-up na comment ni Brother Max Beleno tungkol dyan sa bahaging yan. Kaya sabi niya dyan kasi sa mga sumunod pa niyang pahayag. Brother Benny, sabay ko na rin siguro ito. Sige po. Sa bagong tipan, after mamatay si Kristo, hindi po umiira lang ikapo. Hindi ho, mali po kayo dyan. Asensya na po, pero mali ho kayo sa inyo. Sinabi na wala na yung ikapo pagkatapos na mamatay si Kristo. Mali po, babasahin ko po mamaya ang talata. Tapos na po ang gawain ng mga sakripisyo ng hayop sa santuario, kaya wala na ding saserdote dyan. Tama ho kayo. Yung mga saserdote, pati ho yung handog, wala na. Wala na pati yan. Yung santuario na ginagawa nila Moises, wala na. Wala na. Pero ho yung konsepto ng paglilingkod sa Diyos, hindi nawawala. Opo. Kasi ipinagpapatuloy po ng mga manggagawa na siyang kumakatawan sa mga Levita, kagaya ng Old Testament, nagpapatuloy po sa mga manggagawa ng Ebanghelyo. Opo. Yung binasa ng kapatid na Benny, yung manggagawa ng Ebanghelyo, mabubuhay din sila sa mga bagay na nasa templo. Ano saan ba dinadala yung hando o mga ikapo? Hindi ba sa templo? Hindi ba sa bahay ng Diyos? Opo. Sa kanyang kamalig, kung tawagin sa Biblia? Eh, sino man nakikinabang sa kamalig na yun pagkain? Hindi naman kailangan ng Diyos yung pagkain eh. Opo. Nadadalhing ikapo, Brother Benny, ang nakikinabang po dyan, yung kanyang mga lingkod na naglilingkod sa templo. At yung binasa mo, yung mga kumakain o naglilingkod sa dambana, makikinabang sa dambana. Ang ganda dito sa aking salin, kapatid na Benny, yung binasa mo, sa 9:13 at 14, ibabasahin ko muna rito sa wikang Ingles. Ano? Ang sabi rito ay ganito po, 9:13, dito po sa The Living Bible, mga paborito kong salin ng Biblia. Ang sabi rito ay ganito, 9:13, don't you realize that God told those working in His temple to take for their own needs some of the food brought there as gifts to Him? And those who work of the altar of God get a share of the food that is brought by those offering it to the Lord. Ba, ang ganda na salin. Oh. Yung mga binibigay na pagkain sa templo,
merong kabahagi ang mga manggagawa sa templo. Dito naman sa Tagalog, ang nakalagay ay ganito, 9:13 po ng salin na ang salita ng buhay. Sabi dito ganito, 9:13-14, hindi ba ganin yung nalalaman na ang mga naglilingkod sa templo ay sa templo na kumukuha ng kanilang kinakain? Oo. Ang mga naglilingkod sa dambana ay nakakakain ng mga pagkain inihandog sa dambana. Gayun din naman, 14, iniatas ng Panginoon na ang mga nangangaral ng ebanghelyo, kasama mga pastor, diyan, natural, ay dapat na tumanggap ng kanilang ikabubuhay mula sa kanilang pangangaral. Napakaliwanag. Nawa, no? Pero yung mga naman, yung mga pastor natin, kapatid, 100% yan na naglilingkod sa gawain. May mga pamilya yan eh. Eh kung yan eh hindi tatanggap ng pakinabang sa paglilingkod, paano mabubuhay yung pamilya niyan? Eh yung sinasabi mong si Apostol Pablo ay nagtatrabaho naman, ang trabaho kasi ni Apostol Pablo, gumawa siya ng tent. Oh, pero siya, hindi siya full-time na sabihin na natin naglilingkod sa iglesia. Kung titingnan mo si Apostol Pablo, siya ay apostol. Nakagaya ng itinalaga ng templo ng mga manggagawa. Oo, samantalang ang mga manggagawa natin, taglang naglilingkod sa dambana. Si Apostol Pablo, misyonero, kapatid na Benny. Yung mga naglilingkod sa dambana, o kaya sabihin na natin sa loob ng ating iglesia, 100% na talagang naglalaan ng kanilang panahon, eh, kumakain yan. Opo, kumakain. Kailangan pamilya niya, tumanggap sila ng mga bagay na nanggaling sa dambana. At yung ika po, sa dambana ho nila kinukuha yun. Okay. Minibigay po yan doon. Ano? Na kailangan din naman silang tumanggap ng kanilang ikabubuhay sa dambana, kapatid. Yung mga pastor namin, nagtatrabaho po yan. At ang kanilang trabaho, paglilingkod sa Diyos. Opo. Ayan. Si Apostol Pablo, naglilingkod sa Diyos, pero hindi ho siya, sabihin na nating full-time, para doon sa ministeryo ng church. Missionary kasi siya, Brother Benny. Oh. Oh, sa missionary na yan, eh yung mga missionaries namin, ano, ito, paamin pong ibibigay sa inyo, ha? Yung aming mga misyonero, meron po din silang sideline, pwede. Pwede. Kasi kagaya ni Pablo, nagsa-sideline din siya, dahil apostol siya, misyonero siya, gumagawa siya ng tent. Pero yung aming mga pastor, abay, wala ho yung sideline. Sa totoo lamang, pinagbabawalan ng ating konferensya yan, yung mayroong conflict of interest. Oh, 100% na naglilingkod po yan sa pagmamanage ng iglesia. Unlike sa mga misyonero, galing ni Pablo, ay gumagala, nangangaral, may pagkakataon silang gumawa ng anumang ikabubuhay nila, hindi lamang sa kanilang mga tinatanggap. Pero sabi ni Pablo, sa binasa natin, meron din silang karapatang tumanggap ng kabayaran ng kanilang paglilingkod sa mga bagay sa templo. E di may bahagi din si Apostol Pablo. Kaya huwag niyo sasabihin na wala. Meron po. Akala niyo lang wala. Sabi ka doon. Maliwanag, ano po? Iyon po ang sinasabi ng Biblia. Akala nyo lang wala. Meron, meron, meron. Yan po yung sagot namin dyan. Akala nyo lang wala. Yan, yung sinasabi ninyo na si Kristo daw, nung namatay daw si Kristo, Brother Benny, nawala na rin yung pag-iika po. Totoo ba yun? Ay, hindi po. Kasi alam mo ang ano, ang sistema ng iglesia sa panahon ng Bagong Tipan ay nasa ilalim ng pangangasiwang banal na utos ng Diyos mula sa matandang tipan ng sistema ng pag-iikapo o pananalapi, pagdahatid ng mabuting pabalita. So, hindi yun ang nawawala. Opo. Ang nawawala, yung mga rituals na paglilingkod yun sa templo dati. Oo. Wala na yun. Mm-hmm. Kasi nga si Kristo, nung mamatay na si Kristo, nahapak ang wika, ang pagkabilang templo. O, templo. Yung, na ibig sabihin, ay hindi na yun existido pagkamatay ni Kristo. Tama. Sinuportahan po ng 9 at 10 ng Hebreo na yung mga paghahandog ng mga hayop sa santuario ay hindi na sapagkat si Kristo na ang katawan. So yun lang po ang inalis. Yung seremonya. Oo, pero po wag ho natin isasabay namang mawala ang santuario pati yung kautosang pag-iika po. Nawala na rin. Wala pong tala sa Biblia noon. Hindi ho nakadepende doon sa pag-iral ng santuario ang ikapo. Tama po. Nakadepende po ang pagbibigay ng ikapo doon sa kanilang pagkilala na ang Diyos ang pinanggagalingan ng kanilang mga pagpapala. Opo. Yan ang maliwanag na sinasabi ng Malakias. Ano? At ganun din, maging sa aklat ng Henesis si Abraham. Nagbigay siya ng ikapo sapagkat pinagpapala siya ng Diyos. Si Jacob, ganun din. Opo. So hindi nakasalalay doon sa Levita. Opo. O kaya sa mga saserdote. Dahil wala pang saserdote, kapatid. Wala pang mga saserdote. Si Abraham nagbalik na ng ikapo.
Kaya hindi nakasalalay sa pagkakaroon ng libita ang pagbabalik ng ikapo. Opo, maliwanag po yan. Yan po yan, no? Kaya gaya na sinasabi ni Brother Benny, ang nawala ho doon, yung sirimonyal. Opo. Eh, wala pang sirimonyalis ang mga paglilingkod sa templo, si Abraham at saka si Jacob, nagbigay na ng ikapo, nagbalik na. Opo. O, edi pa, paano mo ngayon i-reconcile yan? Kung ang batayan mo ng pagbabalik ng ikapo, yung may libita lang, eh, ba't nung panahon ni Abraham, wala pang libita? Bakit merong ikapo? Yan po ang pag-isipan ninyo. Therefore, at ang madalas nilang opinion, Brother Jerry, ang pagbibigay ng kusang loob kapalit ay iba sa pag-iikapo. Kaya lumalabas na parang ito yung kapalit ng ikapo. Ay, lalong malabo, Brother Jerry. Ang sagot natin dyan, nakupo. Maliho yan. Maliho yan. Dahil maghunos dili po tayo. Yan po salita ng Diyos. Yung pong 9:7 ng unang Korinto, hindi ho kapalit ng ikapo yung pagbibigay ng naayon sa puso. Yun po ay manner of giving, hindi siya object of giving. Pag nagbigay ka, either ikapo yan o handog, dapat masaya ka. Nagbibigay ka ng, nagbalik ka ng ikapo, malungkot ka, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Kaya kami, pag nagbibigay ng ikapo, nagbabalik ng ikapo, ang saya ho, ako ha, personally. Opo. Pagka ako'y nagbabalik ng ikapo, gusto ko yung pera'y malulutong. Opo. Hindi sapagkat gusto nating, wala namang pagbabago sa value ng pera. Yes. Kundi gusto ko ipakita na special yung pagbibigyan ko. Dahil Diyos eh, party niya yun eh. Yes. O basaya yung aming kalooban. Pinagkatiwalaan po tayo. Oo. Yun ang expression ng ating pagmamahal. Kaya kapatid, yun po ang sagot namin sa inyo. Ano ho? At hindi ho totoo na nawala ang ikapo sa nung mamatay ang ating Panginoong Kristo, nang mawala ang santuario. Dami pong aming binabasa niyan. Nasabi ni Kristo, magbigay kayo ng ikapo. Yan po ang sagot po namin doon sa inyong katanungan. Ganda po nung mga ganyang klaseng tanong, Brother Benny. Ano? Lumilinaw eh. Yes. Mas ngayon, napapaganda pa. Napapaganda pa natin. Ngayon ay kukuha tayo ng tanong mula sa bago. Kapatid na siya, ilang minuto pa tayo. Baka maihabol natin yung tanong ni Sister Army. Ganakan Bilyeza. May 10 minuto pa tayo. Palagay ko kaya pa nating maihabol ito. Okay. Kasi kanina puro luma yun. Ano? Mm. Ito naman isa bago para ihalo-halo natin. May bago, may luma na pumapasok sa atin. Sister Army Ganakan Bilyeza. Salamat po ng marami sa inyo, Sister Army Bilyeza, at saka si Brother Kenneth Bilyeza. Lagi po nating nanunood sa atin ang Kapitulo Versikulo dyan sa Japan. Binabati po namin kasama po ng inyong mga anak sa inyong buong pamilya. Salamat po ng marami sa inyo pong pagtangkilik sa ating programa, Sister Arnie Ganakan Bilyeza and Brother Kenneth Bilyeza. Tanong po niya, pasensya na po. Ay, wala akong problema. Kami po'y natutuwa. Naitatanong ko na po ito sa mga Jehovah's Witness at mga dating JW na na-convert na sa ibang sekta. Ask ko naman po sa mga SDA kung anong masasabi nila sa pangalang ito. Pangalang Jesus po ay may mga taong gumagamit, pero Jehovah po ay wala pa akong narinig na gumagamit nito. Totoo po ba na pangalang Jehovah ay sakdal at di pwedeng gamitin ng kahit sino, at di raw po papayagan ng mga may pumasok na isa pa, kaya nabala. Okay, ito, no? Papayagan ng mga paring nagbaptize sa mga baby, lalo na sa Catholic at sa mga nagpaparehistro ng pangalan. Bakit po ang pangalan ni Jesus ay maraming gumagamit? Di po ba sakdal din ito? Iyan po ang sagot sa akin at naging palaisipan sa akin. Gusto ko pong malaman ano po ang paniniwala ng SDA dito sa pangalan na nabanggit. Para po sa akin, pareha silang sakdal na pangalan. Pero dahil sa meron ng mga tao na gumagamit na Jesus at walang gumagamit ng Jehovah, nagiging palaisipan sa akin ito. Maraming salamat po lagi po. Maraming salamat po lagi sa mga sagot sa mga katanungan ko. Nakuha niyo, kapatid na Benny, yung maganda po yung katanungan. May nagpapangalan daw ng Jesus, pero wala pa siyang narinig na nagpangalang Jehovah sa pagkakapit ng pangalan ng bata. Kasi ang tanungan naman sa Catholic daw ay sakdal yung pangalang Jehovah kaysa sa pangalang Jesus. Pero bakit may nagpapangalang Jesus, kapatid na Benny? Alam po ninyo, sa mga salin ng Biblia, napakaliwanag na may mga salin na binabangkit ang pangalang Jehovah. Mm-hmm. Opo. Ito po ay wikang English, lalo sa King James Version, mayroong mga Jehovah at mayroong mga ilang salin ng Biblia na ginagamit ang salitang Jehovah. Opo. Ngayon po,
Meron namang paniniwala, kagaya ng binanggit yung mga JW, na si Jehovah ay hindi si Jesus. Mm-hmm. Opo. Kaya medyo may pagka magandang talakayin natin yan. Mm-hmm. Ngayon po, sa pagpapaliwanag, ganito po yan. Mahalaga ba na banggitin ang pangalan Jehovah? Siguro, ang isa pang pakahulugan sa tanong ay, pwede bang banggitin para sa paggalang ang pangalan ng Diyos na Jehovah? Mm-hmm. O, kasi po, ang mga English, ang tawag ay God. Sa Tagalog ay Diyos o Kastila. Mm-hmm. O Bathala sa wikang Tagalog. Pero po, hindi mahalaga ang mga letrang yan ayon po sa lengguwahe ng isang bansa o ng isang wika. Apo. Ngayon po, ang salitang Jehovah po ay, ang tawag dyan ay artificial na katawagan. Sapagkat sa original na salin, ang salitang Jehovah ay galing sa letrang YHWH na isinulat sa wikang Hebreo. Oo. Kasi po, ang mga nag-aaral ng wikang Hebreo, wala po yung vowel, puro consonant po yan eh. Mm-hmm. Kaya yung pong YHWH, para ma-express ng mas mabilis, nilagyan ng tinatawag na vowel. Kaya Jehovah. Kaya yung vowel naman yung kinuha nila sa pangalang Adonai. Adonai, napunta naman sa Lord. Pangalang Adonai. Mm-hmm. Opo. Pinaghalo nila yung consonant na YHWH o yung Yod-Heh-Wah-Weh sa pangalang Hebrew at inilagay in between that consonant yung mga letra ng Adonai. Opo. Kaya yung in between J, nilagyan nila at saka yung Y, nilagyan nila ng at H nilagyan ng E. E. Na pagkatapos ay O, o. H and W nilagyan ng O kaya naging Yehovah. Yeah. Tapos naging A. Opo. Tapos naging yung J pinalitan nila yung Y ginawang J kaya naging Jehovah. Yes, kaya sa ibang salin na nahawig sa salitang Jesua. Kaya malapit sa pangalang Jesus. Mm-hmm. Opo. Ngayon po. Ang tanong ng ating kapatid na Army Ganakan Bilyasa kasi wala nga namang ang nagpapangalang Jehovah. Jehovah de la Cruz. Yan ang punto niya. Pero ang niya. Pangalan, merong Jesus Santa Cruz. Misa nga, may Jesus na, may Santa Cruz pa. Mm-hmm. Una, sa pangalan pa lang ng ating Panginoon Jesucristo, marami nang gumawa yan sa panahon pa lang ng Bible. Sa panahon niya, may Jesus pa din tinatawag. Ang daming Jesus. Kaya nga minsan, Jesus yung Kristo. Merong Jesus na pangalan din sa panahon ng Biblia, Jesus din. Sa salitang Griego, sa Hebrew, sa Greek, lalo sa Greek, Jesus. Pero hindi tumutukoy kay Kristo. Yes. O sa Mesiyas, kundi sa Jesus na pangalan. Jesus talaga na pangalan. Pero nga naman, ang ganda ng palaisipan ni Sister Bilyeza, no? Sister Army, wala namang nagpangalang Jehovah. Nangangahulugan ba na mas sacred yung pangalang Jehovah kaysa sa Jesus Christ? Pare pong palaisipan ninyo, Sister Army, ganito rin. Meron na ho ba kayong narinig din na nagpangalang Lucifer? Wala, no? Merong Lucy. Opo. Meron namang Lucio. Opo. Pero wala akong nakitang Lucifer de Jesus. Yung pangalang Lucifer. Ayaw ko na kung meron tayong nalalaman. Kasi alam natin na merong pinanggalingan kasi yung mga pangalang yan. Yung Opo. Lucifer talaga galing sa pangalan ng isang na naging Satanas. Opo. Yung namang pangalang Jehovah, alam kasi ng mga tao na yan ay sacred name sa Old Testament Opo. Ng Diyos. Yahweh or Jehovah. Kaya, ang akin pong pagkaunawa diyan, walang gumagamit diyan sapagkat yan ay sacred. Alam niyo mga Hebreo, kapatid na Arnie, kapatid na Army, yung pagkakabanggit pa lang ng Yod-Heh-Wah-Weh, yung YHWH, nanginginig po silang gamitin yan. Yes. Mayroon silang talagang pag-iingat, kaya ho nila nilagyan yan ng bawel para ho sila hindi magkamali ng bigkas na yung pangalan ng Yod-Heh-Wah-Weh ay sapat at tama ang pagkakagamit, pagkakabanggit. Sapagkat naniniwala sila na may sacred name, kabanalan yung pangalan ng Diyos na Yod-Heh-Wah-Weh o yung YHWH. Kaya ang aking interpretasyon o aking pananaw dyan, ano, ayon sa tanong ko ninyo, kaya walang nagpapangalan dyan sapagkat dala-dala pa rin ng maraming mga tao, sama na natin yung mga Hudyo, sa kaisipan na ang pangalang Yod-Heh-Wah-Weh o Yahweh or Jehovah na transliteration ng Yod-Heh-Wah-Weh o ng YHWH ay sagrado. Kaya ho natatakot silang gamitin na baka
Mga biruin mo nga naman, pangalanan mong Jehovah yung bata, pagkatapos paglaki, suplado, adik. Tapos ang sasabihin noong tao, anong pangalan mo? Eh, drug pusher para Brother Benny, dito sa Pilipinas nakatira. Pangalan ko po ay Jehovah de la Cruz. Nalapastangan nga naman. Nalapastangan po ang pangalan ng Diyos. Eh ngayon, tanong ni Sister Ami, bakit yung Jesus, hindi ba sagrado yun? Bakit maraming gumagamit? Kasi kapatid, Brother Jerry, magandang ano. Naalaala ko na, lubos kong naunawaan nung basahin mo muli yung katanungan at in-stress mo ngayon. Nung ako ay high school, meron akong teacher na JW. Ah, ganun. Ang ibig niyang sabihin, dahilan sa si Jesus ay hindi si Jehovah, walang gumagamit na human sa kanilang birth certificate na pangalan Jehovah. Kasi yun ang kanyang target ni Sister Vanessa. Pero Jesus meron. Pero Jesus. Ang gustong ipalabas ng JW dyan na si Jesus ay hindi si Jehovah. Yun ang aking nahalaw doon sa aking teacher na nagsasabi, ang wika, tignan mo, walang nagpapangalan ng pangkaraniwang pangalan sa tao ng pangalan Jehovah, pero Jesus meron. Meron pang tanong si Sister Arnia, no? Meron siyang padagdag na comment. Sabi niya, parang ang sagwapong pakinggan naman na Jesus ay nasa kanto at nagiinom. Nakarinig na po ako kasi akong gano'n. Totoo naman po. Lalong hindi rin maganda. Lalo naman hindi maganda. Lalo na si Sister Arby. Kung maganda yun, ha? Ang pangalan naman, pangalan, idagdag mo. Si Jehovah po, nagiinom sa kanto. Pero mas lalong masagwa. Pero hindi ho nangangahulugan na ako mo ay yung pangalang Jesus ginagamit sa pangalan ng mga tao, eh hindi na sagrado yung pangalan ni Jesus. Sapagkat Diyos mismo ang nagmili niyan eh. Ipangangalan mo, 1:21 ng aklat ng Mateo, ipangalan mo ika, sabi ng anghel kay Maria, ay tawagin mong Jesus. Sino nagpangalang Jesus? Ang langit. Apo. Sagrado po yun. Ngayon, kung ginamit po ng tao sa pangalan ng tao, sagradong pangalan, pangit ang buhay, tama ho kayo, sabi niyo, katatawa naman talaga. Opo. Jesus manginginom. Sagrado din ho yung pangalang Jesus. Yung Jehovah, ikapit mo, manginginom din, sa pangit din. Kaya either Jehovah or Jesus Christ na ipangalan, parehas pong nalalapastangan. Blasphemy yan. Pwede ba natin sabihin blasphemy yan? Ay, totoo po. Blasphemy po yun eh. Kaya parehas po natin. Ako, wala naman akong alam na Adventist na nagpangalang Jesus. Kung meron man. Meron. Meron din, ano? Pero yung iba, yun ang paniniwala. May kaibigan ako. Pero dati yun, mga hindi Brother Jess ang tawag. Jess. Jesus. Oo, Jesus. Pero ang kapanganakan nila, December 25. May hugot pa yan eh. So, may mga pinanggagalingan. Pero yung mga Adventist na siguro, mga ipinanganak na ano na, na alam na ito, maaari yung kapatid ni nagpangalang Jesus, baka dati niyang reliyon, hindi ganun, ano, hindi Adventist, hindi na nakikita yung kasagraduhan ng pangalan. Pero mo, pangalanan mong Jesus, pagkatapos, pagdating ng araw, eh, pusher. Lalong hindi pwede. Ngayon na, Brother Jerry, wala nagpapangalan ng salitang Judas o pangalang Judas nang si Judas ay mag-Judas. Pero may Jude in English. Pero, in English. In English, maganda term. Pero pwede, Jude, not Iscariot, very defensive. Oh, yun, very defensive. maganda ho, Sister Army, natutuwa ho kami, napakaganda ng analysis po ninyo, Sister Army, Ganakan Bilyesa. Oh, maganda yan ha, na-cultivate yung utak natin. Na-cultivate yung aming pong pag-aaral ng Biblia. Parehas pong sagrado po yung pangalan, parehang sagrado ho yan. Jesus, Jehovah, parehas pong sagrado. Dahil bigay ng langit yung mga pangalan yan. Yung mga tao lamang po kung bakit po pinili yung Jesus, sapagkat sa panahon ni Kristo, may Jesus na rin talagang ginamit. Yes. Hanggang ngayon, naisip nila parang walang kasagraduhan. Pero sa totoo lang, ang pangalang Jesus, sagrado ho yan. Ang tinututulan lamang po natin dyan, yung kaisipan ng mga Jehovah's Witnesses na dapat ang ipangalan lamang, Jehovah. Opo. Dahil hindi ho lang ho na ikakapit yung pangalang Jehovah lang sa tunay na Diyos. Yun naman ang medyo pangit na bahagi dyan, na sobrahan naman nila yung pagmamahal sa pangalan na yan, na Jehovah, to the point na mali na din yung tawagin daw ibang pangalan. Okay. Din, na Jehovah lang. Yun naman po ang pagkakamali. Pati yung letra sinasamba. Pati yung letra sinasamba. Hindi gayon. Meron din namang mga reliyon ngayon, mga sacred name believers. Yes. Yeshua. Nako, oras na daw, sabi ni Sister Charlene. Paumanhin po ha. Pero... Ayaw mo, Sister Cha, medyo konting-konti na lang. Puputulin na lang natin sa editing. Pero dito kasi, sayang din naman. Yung Jehovah, Jesus, yung sacred name believer, huwag naman po ninyong isiping Yeshua lang. Jehovah lang ang tunay na pangalan ng Diyos. Pagkatapos yung mga transliteration, mali na.
mali ho yun. Wala pong ganong prinsipyo ang Biblia. Pero marami salamat kay Sister Army dun sa katanungan nagbigay sa atin ng maliwanag na pag-aaral ngayon pong oras na ito. Amen. Well, sumobra na ho kami sa oras. Paumanhin po doon sa ating technical team. Nagsasabi, overtime na tayo. At kami po yung magbabalik after po nitong ating episodes na ito. Magtuloy-tuloy lang ho kayo na magpadala ng inyong mga tanong. Sasagutin po namin ang kapatid na Benny. Pagkaraan lamang po ng ilang mga sandali, papalit na ho kami ng aming damit at itutuloy po natin ang episode 3 sa araw po na ito. Bago po tayo maghiwalay, tayo po ay mananalangin. Mahal namin Diyos, salamat po ng marami, Ama, sapagkat inyo po kami sinamahan sa loob po ng isang oras na pagtatanghal po ng programang Kapitulo Bersikulo. Dalangin po namin na yung mga tanong po namin sinagot mula sa liwanag ng Biblia ay nagkaloon po nawa ng pitak sa puso ng aming mga taga-subaybay upang lalo po nilang mahalin ang aming tagapagligtas na siyang daan, katotohanan at buhay na walang hanggan, na kami magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan sa pamamagitan niya. Salamat po sa inyo pong palagiang pagtugon sa aming mga dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga suki po naming taga-subaybay, kami po ay nagpapasalamat sapagkat sinamahan po ninyo kami sa loob po ng isang oras ng pagtatanghal ng programang Kapitulo Bersikulo. Sa mga nanonood po sa atin sa live streaming program natin, huwag ko kayong aalis sapagkat tuloy-tuloy po ang ating programa. May episode 3 po tayo. At doon naman sa nanonood po sa atin sa programa natin dyan sa television, medyo delayed lang po ang telecast ng ating programa sapagkat wala tayong equipment na makakaya para isabay ang ating live streaming program. Sa pangalan po na bumubuo ng programang Kapitulo Bersikulo at ang aking partner sa programang ito, Brother Benny Pilomino, at ganoon din po ang mga kapatid natin sa likod ng kamera, ang Project Life Ministry, ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Brother Jerry Sevilla. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. God bless you all po.